sinabi sa akin yung mga possible na daw, hindi lang ako aware. Tapos, kasi parang kumbaga, all my life, nasimula na nagkaroon ako ng anak na may autism, sa kanila na lang talaga ako nakatuto. So, hindi ko kasi siya pwedeng iwanan. Very hands-on ako sa kanila. At hindi talaga ako pwedeng hindi ako. Kasi nga, hanapin nila ako, mag-iilak sila. So, mahirap na ibang tao yung mag-aasikaso sa kanila. So, ayun na. Siguro daw sabi ni mama, kasi parang yung ilang years na nito, parang dati kasi nag-work naman ako. So, parang lahat ng energy ko sa family lang, yung routine ko, yung isa lang, ganun lang. Parang ganun na lang palagi. So, baka sabi ni mama sa akin, baka daw, ano yun, hindi ko lang daw napapansin, pero maybe that's the reason why hindi lang talaga ako, hindi ko lang napapansin. Yun. So, inisip ko rin, kahit hindi, feeling ko hindi yun ang ano, dahil maybe, baka napapagod na ba yung isip at katawan ko na ganun na lang pala yung ginagawa ko. Guys, siya nga pala ha, warning, disclaimer ba? Iba tawag doon. Medyo mahabang video to. So, guys, sa inyo, kung meron po mga nakakaranas nito or may mga gusto kayong itanong sa akin, feel free po to comment or to ask questions sa mga nararanasan ko. And ayun na, first week na ganito, una is ayun lang yung naranasan ko, wala akong gano'n sa lahat ng bagay. Alam nyo guys, 3 weeks ako hindi kumakain. Oo. Dahil nag-worry ako sa health ko, umiinom lang ako ng milk lagi or chocolate drink na malamig, ganyan. Yung ganun lang, okay na ako. Talagang wala akong ngayon ko lang talaga naranasan all my life na hindi ako nagugutom. Isipin mo yun, ilang araw kang hindi kumakain. Yung dati nga, isang araw lang ako hindi kakain. Or isang beses, isang meal lang, hindi ako kakain. Ano na ako, nanginginig na ako, may nabibingi-bingi pa ako niyan. O, hindi pa pwede sa akin na hindi talaga ako kakain. Kahit ano. Pero ito, yung una, 3 days nga lang, yung isip ko, ano ba to? Ba't hindi ako nagkukutong? Pagka pinipilit nila akong kumain, minsan nagagalit pa ako. Tapos, makita ko ng rice, hindi talaga. Minsan, ang gagawin ko, pipilitin ko, kain ako ng biscuit. Hindi talaga tinatanggap ng ano ko. Parang, alam mo yun, parang babalik siya. Ganun, sabi ko. Tapos hanggang inabot to ng 3 weeks na ganito ako, na hindi ako kumakain. Although, ayun nga, nagtatry ako ng biscuit. Pero milk is okay naman eh. Kasi parang food na rin siya, diba? So, ayun, yan lang talaga. Pero kahit na eh, dati, kasi inom ako milk, kakain pa rin ako niyan. Ganon. Ayun, hanggang sa nangyari yun. Tapos, ano ba bang nangyari sa akin? Ayun, yung sadness. I'm very sad na walang dahilan, na walang reason. Naiyak ako ng iyak. Pagka ganon, nagbe-breakdown ako. Ayun nga, yung sinasabi ko kanina. Na naglalak ako dito sa kwarto kasi ayoko na makita ang mga anak ko na ganun ako. Ayoko maapektuhan sila na sa nangyayari sa akin. Although yes, naapektuhan talaga sila, nararamdaman nila yun. Pero ayoko makita nila na yung nangyayari talaga sa akin in person na makikita nila ako ng personal na gano'n. Ayun. So, ganun. Iyak ako ng iyak. And hiningi ko talaga sa Lord na kunin niya sa akin yung nararamdaman ko na ganito. Kasi, so far na, alam mo namang hindi mo kaya yun sa sarili mo eh. Diba? Hindi naman talaga natin kaya na sa sarili natin, yung mga pagsubok na yun, yung mga pinagdadaanan natin, lahat ng trials na to, kung hindi naman dahil sa kay God.
hindi natin ito kayang lagpasan. So I asked him, I kneel down and pray and ask the Lord na to please kunin na niya sa akin ito, yung burden na ito na alam mo yun, yung nararamdaman ko, I know na kaya niyang gawin to. And I trust him completely. Yan pa ang isa eh. Yan pa ang isang tinanong ko sa mama ko dahil na is it possible to for me to experience this even though I'm a Christian? I always pray, I always read the Bible, I go to church. Hindi pala yun. Hindi pala yun yung ano. Yes, the Lord is the answer for everything. And hihingiin mo to sa Kanya. Pero, hindi dahil Kristiyano ka, hindi mo yan mararanasan. Diba? Hindi ka naman Diyos para ano mo yun? Tao ka eh. Tao ka pa rin. Diba? Ayun. So, of course, hindi siya instant na mawawala. But, I still trust the Lord na one day, mawawala to. Yeah. So, at first, as I've said in my previous posts, na, so I said to the Lord, why me? Why do I have to experience this? Diba? Yeah, those were the questions that I've been asking the Lord. Kung bakit? Bakit? Ba't ko nararanasan to? Bakit? Anong dahilan? Parang, alam mo yun, parang naguguluhan ka na, Lord, I don't understand. Well, in somewhere in my mind, I believe ang Lord yung sumagot sa tanong ko na yun. So, sabi niya, you don't need to understand. All you have to do is trust me. Yes. Sobrang ay, nakong sabi ko lang, ayoko maging emotional. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga na, ano? Sorry guys ha, kasi ano, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko tong video na to pag ready na ako. And I thought, ready na ako. Pero, as I've said, nasa process pa rin ako, so, maybe, kaya ganito ang reaction ko. So, ayun na. Ang hirap kasi, ano, yung mag-isa ka dito sa kwarto, iyak ka. Iyak lang ka ng iyak.